Oh, may panibago na naman mga kababayan na sinasabi si Harimau. Oh, ito po, sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, Roque, Philippine may lose ayungin if it continues to impose hardline stance. Di ano ang gusto mo mangyari, Ari Roque, malambot lang. Tulad ng ginawa niyang amo mong si Mau Diggs. Ang akala ko, yung leader ninyo na si Mau Diggs, maisog. Pero bakit baliktad yata? Ngayon, kino-confirm ninyo na ang maisog talaga, strong leader, yung ating Pangulong Bongbong Marcos by admission ni Harry Roque. Kasi tingnan mo po, mga kababayan, sabi niya, hardline daw yung stance ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa issue ng West Philippine Sea. So gusto ninyo, malambot lang. Gusto ninyo, i-turn over na lang. In effect, yun ang gusto ninyong mangyari yata talaga. Yun man na talaga niya, Mr. Marabillas, ang gusto nila. Inayaan nga yung mga Chinese nationals na makapag-spy sa Philippine Coast Guard natin. 36 na mga Chinese nationals, mga kababayan, ni-recruit. Nagsilbi, mga kababayan, na ano, auxiliary brigade ng Coast Guard. Yung gobyerno mismo ang nag-authorize. Napasokin ang mga kalaban. Yung mismong agency ng ating gobyerno, Philippine Coast Guard. Saan ka nakakita ng ganyang uri ng gobyerno, mga kababayan? Tapos nagagalit si Harry Roque sa naging stance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At tinatawag niya, gusto na daw makipagira ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo man lang yung nagsasabi ng ganyan. Pinagpapasalita ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga bagay na hindi man niya sinabi. Kaya po ngayon, nilinaw mismo ng ating National Security Council, nagsalita na po si Jonathan Malaya. O ito po yung paglilinaw ni Jonathan Malaya. War in WPS niya is not in the interest of the Philippines, China, US, or any allies. At ito ang niyang bagong maritime body na binuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos as a counter-response versus China. Not purely niya militaristic. Tulad, mga kababayan, ng gustong ipapaniwala sa atin ng spokesman ni Xi Jinping. Di ba? Malinaw na interest ni Xi Jinping po ng China ang pinapakalat po ni Harry Roque, yung pananakot ng China. Tulad ni Mau Diggs, siya po yung siya yung nagbabandilyo rito sa atin. Di ba? Siya yung naninira sa mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para i-protect yung ating national interest. Baka niya, Mr. Marabillas, kasi kargado masyado itong si Roque, kasi pabalik-balik sa China, busog na busog. Bigla ngang tumaba, mga kababayan, lalo. Yun na lang ang laging nasa bukang bibig, mga kababayan ni Roque. Full-time na itong nagtatrabaho yata sa Beijing. Ano ba? Araw-araw yun ang niya. Yung ang pinagsasabi niya sa kanyang programa, wala nang ibang pinagkaabalahan, mga kababayan, si Harry Roque. Wala man ibang trabaho. Wala na sa gobyerno. Pero ikot ng ikot po. Kaduda-duda kung saan kumukuha po ng panggastos. Yung asawa po, tinanggal na sa pag-ibig. Di ba? So ang gustong mangyari, mga kababayan ni Roque, gayain lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga ginawa ng kanyang amo. Gusto ninyong mangyari? Hudasin din ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga mamamayang Filipino? Walang ganun po na pag-ugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung may totoong pagmamahal sa ating bansa, sa ating bayan, pero hindi mo siya makita ang may palikalik pa sa bandila. Wala kang marinig sa kanya na sasakay ng jet ski. Pero tingnan ninyo ang kanyang mga ginagawa, mga kababayan. Legal.
So huwag kayong nagpapaniwala, mga kababayan, dito sa mga pinagsasabi ni Harry Roque. Pero ibigay ko pa rin sa inyo kung ano yung kwento niya, kung ano yung mga pinagsasabi niya. Pero basagin nating basagin para hindi umubra yung kanyang mga propaganda. So sabi ni Roque, pinapalabas niya na parang magiging baliktad yung resulta sa strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi niya, the current administration's hardline tactics niya versus Beijing will only result in the Philippines losing ayungin. Sa interview, mga kababayan ng Inquirer, pinaliwanag ni Roque that former President Rodrigo Duterte's verbal agreement with China to maintain the status quo in Ayungin Shulan niya is better foreign policy in terms of maintaining relative peace and the Philippines' presence in the area. So pinagigitan niya, mga kababayan, na status quo lang, walang gagawin lang yung ating bansa. So hayaan lang natin na mabulok yung ating Sierra Madre. At pag nabulok, wala nang mapagtaguan, wala nang masisilungan yung ating mga sundalo, magpipilitang umuwi. Ganun na ganun po ang gustong mangyari ng China. Yun ang gustong sundin natin po. Gayain lang yung policy ni Mao Digs na wala lang gagawin po. Yung sabi rito, this is in comparison to incumbent President Ferdinand Marcos Jr.'s strong approach against Beijing since his election niya in 2022. The issue is, which is the better foreign policy? The one where we have relative peace or now? All it the agreement entails in avoiding situations that would result in the current situation, sabi po ni Roque. Duterte's agreement with Beijing daw, sabi po ni Roque, constitute an arrangement wherein China would allow the delivery of food and water to troops stationed in the Philippines outpost in Ayungin Shoal. But more recently, Chinese naval vessels have repeatedly used dangerous maneuvers, including the use of water cannon on Filipino vessels in a resupply mission to troops stationed at the grounded ship. We have to learn from history, any hardline stand against China will lead to our loss of possession of a disputed area, sabi po ni Roque. So dapat daw, malambot lang tayo para ano yung a result, mga kababayan, kung lalambot-lambot tayo, lalo tayo, mga kababayan, na aabusuhin ng China. Ang ibig sabihin ni Roque, kung ano yung dikta ng China sa atin, susundin lang natin. Payag kayo sa ganong uri ng mga sinasabi po ni Harry Roque, mga kababayan, na sa ating sariling teritoryo po, ang nasusunod, ang nagmamando po, yung China na. Ganon katindi, mga kababayan, ang uri ng pag-iisip nitong si Harry Roque. So sabi, mga kababayan, ni Roque, ang fearless prediction ko niya is that if BBM continues in his current direction, which he calls his countermeasures, then we will completely lose troops in the BRP Sierra Madre because China will block all deliveries. Di block nila. May countermeasures na dyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong paki mo po, Attorney Harry Roque? Hindi ka man po ang pinili naming mga mamamayang Filipino na presidente. We rely on the wisdom of the president. Hindi po sa daldal po ninyo at ng amo mong si Mao Digs na tuta ng China. Naintindihan mo, Harry Roque? Ang maganda sa inyo po, lumayas na kayo dito sa ating bansa. Doon na kayo magtrabaho sa Communist Party ng China. Nakakagulo lang kayo po rito sa ating bansa. Isama na ninyo ang amo mong si Mao Digs para alam na namin kung sino yung mga totoong mga naglilingkod sa ating bayan. At yung mga hudas, bakit kasi gusto ninyong magdikta? Wala na kayo sa gobyerno. Gusto ninyong magdikta sa gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang masusunod po dito, yung ating mga current officials of this government. Hindi kayo. You are former officials of this government. You have no business para magdaldal ng magdaldal. Manahimik kayo. Ngayon, kung takot ka sa gira, o di doon ka sa China, doon ka maglingkod sa People's Liberation Army ng China. Kami dito. Sabi ko nga, mga kababayan,
kung walang willing na pumindot po ng ultimate weapon, ako mag-volunteer sa ating Pangulo para wala ng drama. Tribulation agad, pumikit na lang kayo. Di ba? O, lahat ng Pilipino na kalyado ni Mao Diggs, mag-migrate na kayo sa China, malawak yung kanupa ng China, doon na kayo. Kami rito, maiwan kami rito. Para tapos na po yung ating mga argumento, magpalit na po kayo ng citizenship, i-renounce na ninyo yung pagiging Filipino. Kasi yung pagiging Filipino po, may panatang makabayan at lupang hinirang na inaawit sa manlulupig di kapasisiil. Di kumanta din kayo ng Chinese national anthem. Ganun lang po. Hindi mo kayang i-defend yung ating bansa, umalis ka rito. Doon ka sa kalaban natin para tapos na. Sige, panakot ninyo. Yung mga takot po, di lumayas kayo rito sa Pilipinas. Doon kayo sa superpower na China. Sa idol ninyong si Xi Jinping, di magsilbi kayo bilang mga sundalo ni Xi Jinping. Kami rito, willing kami to fight for the country. Bagitan niya, Mr. Maravillas, reservist ka ba? Reservist po kami. Nag-ROTC tayo eh. Anyway, ano pa man, madali na tayo mag-senior citizen. Yung gira ngayon po, mga kababayan, isang pindot na lang. Hindi ko nga maintindihan si Mao Diggs, ang tanda-tanda na, takot na takot sa China. Ako pag may kaedad na ganyan, wala na po, do or die na yan. Di ba? Para sa ating bansa. Tapos sasabihin ninyo, kayo yung mga maiisog. Saan na napunta yung isog ninyo? Lahat lang kayo daldal, maiisog kayo sa kapwa ninyo mga Filipino. Ang totoong maiisog po, hindi natatakot sa ganitong mga bagay. Sa ICC nga lang, takot na kayo eh. Di ba? Buti pa si Dilima, hindi natakot makulong ng 6 years. Pero itong mga sabing maisog, including si Senator Bato, takot na takot. Gagawa-gawa kayo ng mga katarantaduan during your time. Magatapos, takot na takot kayong mapanagot sa batas. O ngayon, gusto nating linawin po na walang intensyon, mga kababayan, na makipaggira yung ating bansa, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas sa mga pinagsasabi ni Harry Roque at ng mga minions po ng China dito sa ating bansa. Because it is not in our interest. Yun ang mismo. We do not seek conflict against any nation. Sabi po mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos at inulit ngayon ni Secretary Malaya. Kasi po, ginugulo nitong mga propagandista ng China. Pinagsasalita yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga bagay na hindi niya sinabi. War in WPS is not in the interest of the Philippines, China, US, or any ally, sabi po ni Malaya. Assistant Director ng National Security Council, Jonathan Malaya. At ibagong Pilipinas ngayon, public briefing, Malaya said, the national government's countermeasure to China's continued aggression in the West Philippine Sea is multifaceted, which means it is also has diplomatic approaches. Huwag kayong nakikinig sa propaganda po ni Harry Roque kasi iba man po yung pinaglilingkuran ng taong yan. Masyadong assuming. Sabi po niya, it also talks about exhausting diplomatic efforts to resolve the issue because we know it is not in the interest of the Philippines. It is not in the interest of China, the United States or any of our allies and partners for war to happen. Kaya yan ngayong Amerika po, hinahabaan yung pasensya at tayo din dito, hinahabaan ang pasensya natin. Kasi kung maiksi yung ating pasensya, o di sana, ininvoke na natin yung Mutual Defense Treaty with America at pinaliparan na natin sana yung Beijing mismo ng ultimate weapon. Di ba? Isang pindot lang yan ng Amerika. Sabi nga po ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi na naisinan niya ng China makipaggira sa China o sa Amerika because America has 5,500 nuclear warheads. Ang China, 500 lang. Anong laban yan?
kung sabay-sabay na magliparan po yung mga nuclear warheads, di ba tunaw yung China? Ubos sila lahat. Yung 1.2 billion na mga Chinese, ubos. Nakita ninyo yung ano, inulog na atomic bomb ng Amerika sa Nagasaki, Hiroshima. Ang tagal na noon, ngayon pa, na napaka-advanced ng mga armaments ng Amerika. Pauuna ba yung Amerika sa 500 ano, warheads ng China? Di ba hindi? At siguradong tapos ang history ng sangkatauhan pag nagkaganon. Eh huwag kayong nakikinig dito sa propaganda ni Harry Roque na nanaisin ng China na sakupin tayo pag hindi tumigil sa hardline stance yung ating Pangulong Bongbong. Takot lang ng China po na mawala yung lahi nila dito sa buong mundo. Ikaganda na po ng narating na economic progress ng China. Pagkatapos, sasayangin nila yung buhay nila sa ganitong sitwasyon po. Dinadala tayo sa gulat. Binabla po tayo, tinatakot tayo para isurrender natin yung territory na gusto nilang kamkamin. Ganon ang strategy. At ang nakakalungkot po, nagpapagamit po itong mga lokong ito dito sa ating bansa na turingan ng mga Filipino, mga dating opisyal pa ng ating gobyerno, nagpapagamit po sa mga Chinese. Tama po yung ating mga analysis po. So sabi po ni Malaya, diplomatic solution niya is still being sought. We will not be deterred. Tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin, di naman yung ating maritime rights, ang entitlements, hindi yung ating maritime rights and entitlements in the West Philippine Sea, in other parts of the archipelago. Ang gustong mangyari po ni Harry Roque, manahimik lang tayo rito habang sige ang abanti po ng China. Huwag kami, Roque. Ikaw yung manahimik kung wala ka mang maikukontribute pong maayos sa ating bayan. Manahimik ka. Hindi ka namin kailangan po. Yung mga pinaghambog mong international law experts ka, hindi man namin po kailangan yung mga pinagsasabi po ninyo. Nakakahiya ka po. Wala na nga kayong naitulong sa ating gobyerno. Nanggugulo pa kayo. Kinukonfuse ninyo yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Ginagawa ninyong duwag. Kung kayo'y mga duwag, di kayo na lang po. Magtakbuan na kayo papuntang China. Magtago na kayo sa saya ni Xi Jinping. Ganun lang naman po, kasimple yun. Doon na kayo tumira. Huwag na kayong umuwi dito. Wala kayong pakinabang sa ating bayan. Para niya, Mr. Maravillas, uminit yung ulo mo. Talaga pong nakakainit ng ulo itong mga taong ito. Tapos na yung panahon nila ng paglilingkod po. Pagkatapos, gustong nga sila pa yung masunod. Wala na kayo sa gobyerno. Wala kayong appointment para mangialam sa affairs ng ating gobyerno, Harry Roque. Maiyaya naman kayo. Barang yung kayo na lang yung magaling dito sa Pilipinas. Itumakbo kang Pangulo kung gusto mo. Senador nga, hindi ka manalo. May nagpost mga kababayan dito. Ito yung pinakamagandang gawin sana ng China. Is to moderate their greed. Bumalik sila sa dati nilang posisyon po para walang gulo. Ito, sabi rito ng Max Defense Philippines, Vito, the simplest way for China to end trouble in its maritime neighborhood. China should stop making illegal claims. Bring back its ships to its own 200 nautical miles exclusive economic zone and stay away from the other countries' EEC and waters. Not only will there be peace, but China will also have more friends. Ayan po. Yung kasakiman po kasi ng China, napakalaki na nilang bansa, hindi pa makontento. Pati yung katubigan na napakalayo na po sa kanilang landmass, gusto pa nilang kamkamin. Ito lang sana. Balik sila rito. Ito yung dati nilang 200 nautical miles exclusive economic zone. Gustong ubusin. Hanggang dito na po. You see? Tapos, aron sa napakaraming bansa sa buong mundo, nag-establish sila ng Chinatown, pati mga cemetery, Chinese cemetery. Hindi nga kayo inaano,
dito sa amin, lahat ng lungsod dito sa Pilipinas, may simenteryo kayo, may Chinatown kayo. Yung mga mamamayan ninyo na nandito na nakatira, kinakaibigan namin, itinuring na naming kaori na namin, ang tawag namin Filipino-Chinese, hindi namin inaaway, sumubra ang inyo pong kasakiman. Kaya may ano po, may gulo sa mundo because of that. O ngayon, may resolusyon na po ngayon yung Senado. Ito po, Senate Resolution urges Palace to exert all legal diplomatic measures versus China. Senate Majority Leader Joel Villanueva proposed Senate 980 specifically express the chamber's strong condemnation for China's unprovoked aggression, continued harassment, and illegal and dangerous actions in the West Philippine Sea. Villanueva said China's actions in response to the recent incidents are concerning, considering that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and President Xi Jinping have agreed to avoid escalation of tensions in the Ayungin Shoal. The proposed resolution likewise noted that President Marcos has already directed officials of the country's defense and national security establishments to implement a response in countermeasure package in light of China's actions. Tapos, kanina, naglabas ng statement din si dating Senador Trillanes na nanawagan kay Senator Amy Marcos, Chairman Committee on Foreign Relations, na ipatawag daw si, paimbestiga si dating Pangulong Digong tungkol sa secret deal na binulgar mismo ni Roque. Malabo man po, Senator, former Senator Trillanes, na gagawin nyo ni Amy Marcos. Si Amy Marcos po, naging anti-Marcos na. You see? Okay na siguro yon yung Congress, pinapatawag si Harry Roque. May resolusyon na doon. Magpaliwanag si Harry Roque tungkol sa sinasabi niyang gentleman's agreement. Yung sinasabing secret deal na pinasok ni Mau Diggs. Ayan man lang po, mga kababayan. Let's support our president po. Ulitin natin, walang intensyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos makipaghira. Never niya po yung sinabi. Ang nagsasabi lang po niyan, si Harry Roque, para gatungan yung publiko, gustong galitin niya yung mga tao laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mag-alsa po at iluklok po si Inday bilang presidente, na si Inday po, zero statement po sa isyu ng West Philippine Sea. Timing lang siya. Pero pagdating po sa kung ano-anong mga isyu, laging may statement. Lalo na sa confidential funds at kay Kibuloy. Lagi siyang may sinasabi. Pero sa West Philippine Sea po, timing lang siya. Alam siya. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.